Magandang araw po, Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw, July 27, 2023 at latest update sa Bagyong Egay. Muli pong namataan ang mata nitong si Bagyong Egay sa layong 170 kilometers west-southwest po of Basco, Batanes at humina po ito sa ngayon. From 175 naging 155 kilometers na lamang po yung maximum sustained winds nito at yung gustiness is hanggang 190 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos pahilagang kanluran at mabagal pa rin po sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, umaabot pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon yung rain bands nitong si Bagyong Egay. So ibig sabihin po, bukod dun sa mga malalakas na ulan, possible din po sa mga susunod na oras yung may kalakasan pa rin na hangin, lalo dun sa mga areas malapit dun sa kanyang eyewall. Samantala, meron po tayong namomonitor pa rin na isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nasa layong 1,650 kilometers kaninang gabi dito po sa may northeastern Mindanao. Base po sa ating analysis, mataas ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa loob ng dalawang araw. Sumaring pagsapit po ng Friday ay maging isang mahinang bagyo ito or tropical depression habang nasa labas pa rin ng ating area of responsibility. Dahil possible pa sa Saturday ito makapasok ng ating PAR at papangalanan nating Falcon kapag bagyo na ito habang nasa may silangan ng ating bansa. Ito po yung latest track ng Pag-asa regarding dito kay Typhoon Egay. Inaasahan po sa mga susunod na oras ay kikilos ito pahilagang kanluran at mas north-northwestward pa po yung movement hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility Thursday ng umaga. Sa paglabas ito sa ating PAR, kung mapapansin natin, malawak. So around 700 kilometers po yung radius nitong si Bagyong Egay. So kahit makalabas pa ito ng PAR, apektado pa rin po ng mga malalakas na hangin at mga pag-ulan ang malaking bahagi po ng northern and central Luzon. Inaasahang tatawirin itong si Bagyong Egay ang southwest of Taiwan and then dito rin po sa may parting Taiwan Strait hanggang sa makarating po ng mainland China pagsapit po ng umaga ng Friday. Sa ngayon po nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 3. Dito po sa northwestern portion of Ilocos Norte, kabilang na mga bayan ng Bangi, Pagudpud, Burgos at Pasukin. Meron naman tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa maraming lugar pa rin sa norte, kabilang ng Cagayan including Babuyan Islands, Kalinga, Abra, Apayao, rest of Ilocos Norte, northern and central portions of Ilocos Sur, Batanes at ito pong western portion of Mountain Province. So ibig sabihin po, makakaranas pa rin sila ng gale force winds or may kalakasan pa rin po na hangin sa mga susunod na oras. Signal number 1 naman po, may mga pagbugso na mararanasan sa ilang bahagi pa po ng Luzon, kabilang ng Isabela, rest of Mountain Province, Ifugao, Zambales, Pangasinan, Benguet, La Union, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi po ng Ilocos Sur, gayon din sa Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga. Signal number 1 din po sa northern portion of Bataan at sa northern portion of Bulacan. So asahan po natin yung mga pagbugso sa mga nabanggit natin na lugar, lalo na po yung merong signals number 2 and number 3, mag-ingat pa rin po tayo. Pagdating sa mga pag-ulan, asahan pa rin po natin hanggang bukas ng gabi ang mga pag-ulan dulot nitong si Bagyong Egay dito po sa Ilocos Norte and northern portions of Ilocos Sur and Abra, yung mga magiging pag-ulan po dahil mismo sa bagyo kahit makalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa umaga. Meron naman tayong mga light to moderate rains na aasahan dahil kay Egay sa western portion of Babuyan Islands, western portion of Apayao, natitirang bahagi ng Abra at ng Ilocos Sur, ganyan din sa La Union po at sa Pangasinan. Bukod dito kay Egay, may epekto rin po ang habagat ng mga pag-ulan, occasional to monsoon rains po sa malaking bahagi pa ng Luzon at ng western Visayas. Lalo na po itong western section of Visayas, malaking bahagi ng Mimaropa, Zambales and Bataan by tomorrow, makakaranas din po tayo ng madalas na malalakas na mga pag-ulan. So mag-ingat pa rin po sa mga possibilities ng pagbaha sa mga low-lying areas. Possible din pong umapaw ang mga ilog at mag-cause ng landslides ang mga pag-ulan sa mga bulubunduki na lugar. So possible tayo magtaas sa mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings pa rin po by tomorrow. Pagdating naman sa malalakas na mga hangin, mga pagbugso, bukod doon sa merong signal number 1, other areas pa rin po ng ating bansa magkakaroon ng epekto or mga pagbugso dulot po ng habagat or southwest monsoon. So gusty conditions,
over the rest of Luzon and Western Visayas by tomorrow. Pagsapit naman ng Friday, malaking bahagi pa rin ng Norte, Batanes, Ilocos Region, even dito sa may Zambales, Bataan, Cavite, Southern Quezon, Mimaropa, Bicol Region, down to Western Visayas, mayroon pa rin pong kalakas na hangin dulot ng habagat at hindi ng bagyo. At pagsapit naman ng Sabado, malaking bahagi pa rin ng Western Luzon, kabilang ng Zambales, Bataan, Cavite, Romblon, and even Calayan Islands and Northwestern Antique makakaranas ng mga gusty condition. Meron din po tayong inaasahang daluyong or storm surge sa mga susunod na oras. Epekto po nitong si Bagyong Egay, hanggang 3 metrong mga pag-alon po na papasok po inland dito po sa may Batanes, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, and extreme northern portion of Ilocos Sur. Meron din tayong gale warning or matataas na mga alon sa halos buong Luzon and Visayas po. At inaasahan po natin sa mga susunod na araw pa magkakaroon pa rin tayo ng gale warning sa malaking baybayin po ng Luzon at ng Western Visayas. So maaring by tomorrow po, mabawasan yung mga pag-alon natin dito sa may Bicol Region, Eastern and Central portions of Visayas. Pero dahil po kay Bagyong Egay, palalakasin pa rin yung habagat at magpapataas pa rin ang mga alon hanggang sa weekend. Inuulit natin in terms of track and intensity, kikilos po pahilagang kanluran itong si Bagyong Egay. Maring tawirin ang Luzon Strait sa mga susunod na oras, sa may karagatan southwest of Taiwan, sa may Taiwan Strait, hanggang sa maglandfall po dito sa Fujian, China, pagsapit po ng Friday morning. Inuulit natin, lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility Thursday ng umaga, subalit kahit makalabas na po ito, mag-issue pa rin po tayo ng Tropical Cyclone Bulletins at magtataas pa rin tayo ng Tropical Cyclone Wind Signals given po na malawak itong si Bagyong Egay. So nasa 700 kilometers po ito sa ngayon at pag umangat pa ito ng konti, mababawasan lamang yung mga may signals pero hindi entirely po mawawala yung mga Tropical Cyclone Wind Signals natin. Pagdating naman po sa intensity, nakikita po natin mananatili ito as a typhoon category sa susunod pa na 2 araw. Subalit unti-unting ihina ito habang lumalapit dito sa mainland China at kapag naglandfall na ito, mas mabilis ito magwi-weekend into a severe tropical storm and even tropical depression. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw. Keep safe everyone!